Yo, what's up sa inyo lahat? WB Muleto yung time ulit nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, Chinese fighter jet walang kawala. US Navy pinaulanan umano ng bala ang isang Chinese jet sa SC. At yun, paalala lamang, ito at reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na nag-deploy umano ang US military ng isang Patriot Missile Defense System sa Pag-asa Island upang magsagawa ng mga pagsasanay kasama ang sandatahang lakas ng Pilipinas at layo nitong protektahan ang nasabing isla laban sa mga fighter jets, missile at drone ng China. Nagpahayag ng pagkabahala ang Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na ginagawang illegal na panghihimasok at surveillance ng People's Liberation Army sa nasabing isla gamit ang kanilang mga drone. Maraming beses na umanong namataan ng mga sundalo ng Pilipinas na nakaistasyon sa Pag-asa Island ang presensya ng mga Chinese drone at naniniwala sila na minomonitor ng mga Chinese ang mga ginagawa nilang aktibidad sa isla. Agad namang pumalag ang China sa ginawang aksyon ng Estados Unidos at Pilipinas at sinabi ng hakbang na ito ay lalo umanong magpapataas sa tensyon at iginiit na walang karapatan ang Amerika na makisawsaw sa isyu ng South China Sea. Yan nga mga kabalits natin, no? Yung talagang pagbibigay nga ng hakbang itong US, no? Itong US military, no? Ng isang Patriot Missile Defense System sa Pag-asa ay isa nga daw sa umano ya talagang iniiyak ng mga Chekwang to na kung saan nila yun talaga na maprotektahan lamang yung ating mga teritoryo o soberanya nga tinatangkangang kunin ng mga Chekwang to, lalong-lalo na itong Pag-asa nga na nararapat lamang na talagang maglagay o maglagak ng pwede at pwedeng ipandepensa laban nga sa mga Chekwang to, lalong-lalo na itong mga missile na napakahalaga upang matugunan yung pangangailangan nga ng pagprotekta at proteksyon dito nga no, sa Pag-asa dahil isa to kanina nais na tuluyang makuha o makupub ng mga dipungal na dipungkol ng mga Chekwang to na ngayon nga ay talaga nga binibigang hakbang at kung saan nilalagyan nga daw umano ng pwede at pwedeng pandepensa laban sa mga Chekwang to, lalong lalo umano itong mga missile na napakahalaga nga upang hindi nga basta-basta tuluyang makuha o makupub yung teritoryo natin. Ay isa nga yun sa mga ginagawa ng mga Chekwang to umano ya pakikisawsaw o yung ginagawang hakbang itong US, no, para sa ating bansa na hindi nga katanggap-tanggap ito sa mga Chekwang to dahil alam at alam ng mga Chekwang to na hindi basta-basta yung mga inilalagay din ng US sa bahagi nga ng mga teritoryo nga binabalak kunin o kubkubin nga ng mga Chekwang to. Na dito ay talagang isa to sa nagiging hakbang ng US upang hindi maisakatuparan o makagawa nga ng mas mautak na hakbang dito nga, no, sa West Philippine Sea. Kaya patuloy at patuloy sa pagbigay prehensya itong US, no, matugunan lamang at maprotektahan lamang yung mga teritoryo nga hindi dapat makubkob ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to dahil malaking kawalan nga pagtuluyan nga magkaroon ng talagang mga base o may sakatuparan yung mga nais ng mga Chekwang to sa bahagi nga ng West Philippines. At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos sinabi isang profesor ng University of the Philippines na si Roland Simbulan na dapat umanong matuto ang gobyerno ng Pilipinas mula sa Vietnam na kung saan napanatili nito ang pagiging neutral sa gitna ng girian sa pagitan ng Estados Unidos at China sa Indo-Pacific region. Sinabi ni Simbulan na kahit na ang Vietnam ay mayroong malakas na ugnayang pang-ekonomiya sa China, nahaharap naman ito sa isang maritime issue sa Beijing. Alam din ng Vietnam na may nagkukumpit na dalawang superpowers, kaya ginagawa nito ang lahat upang mapalakas ang kanilang pwersa. Pinayuhan din
ni Bayan President Renato Reyes ang gobyerno ng Pilipinas na huwag masyadong umasa sa Estados Unidos at dapat na makipag-alyansa sa ibang mga bansa, lalo na ang mga bansang walang intensyon na maglagay ng military base sa Pilipinas. Binanggit ni Reyes ang panawagan na minsang ginawa ni dating Senador Leticia Ramos Shahani na dapat palakasin ang maritime capabilities ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang matatag na shipbuilding industry. Nagbigay ng pahayag sina Simbulan at Reyes matapos nagbigay sila ng talumpati sa isang forum sa University of the Philippines tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang patuloy na ginagawa ang mga EDCA sites sa bansa, binanggit ni Reyes ng Administrasyong Marcos ay sinubukang makipagkaibigan sa US at China, ngunit ngayon lumilitaw na ang Pangulo ay mas kumakampi sa Washington pero hindi nito inaabandona ang Beijing. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na tumanggi umanong harangan na isang barko ng Chinese Coast Guard ang warship ng Estados Unidos sa West Philippine Sea at sinabi ng ilang mga eksperto na mukha umanong takot ang mga Chinese na harapin ang mga Amerikano. Ayon sa report, nagsagawa umano ng regular na pagpapatrulya ang USS Benfold sa West Philippine Sea nang makita nila ang barko ng Chinese Coast Guard na may numerong 2502 na nakabuntot sa kanilang barko. Gamit ang advance na kagamitan ng USS Benfold, na intercept umano nila ang radio communication ng Chinese Coast Guard at sinabi na pilit na inuutusan ang mga ito na harangan ang barko ng US Navy. Ngunit tumanggi umano ang mga tripulante ng China Coast Guard Vessel 2502 na harangan ang USS Benfold at nag-request umano ang mga ito na magpadala ng isang backup na barko bago nila harangan ang warship ng Estados Unidos. Ito ay matapos iniulat na habang sinusubukang hadlangan ang Philippine Coast Guard na makapasok sa Ayungin Shoal, binibigyan na ngayon ng Chinese Coast Guard ng safe distance ang mga barko ng bansa. Ito ang naging obserbasyon ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea Affairs na si Commodore J. Tariela at naghihinala siya na dahil ito sa bagong hakbang ng gobyerno na ilantad ang mga agresibong aktibidad ng China sa nasabing karagatan. Regular na pumapasok ang mga barko ng PCG sa Ayungin Shoal upang puntahan ang BRP Sierra Madre, isang barkong kinomisyon upang mag-host na isang maliit na contingent ng mga sundalo at layo nitong igiit ang mga pag-aangkin ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela na sa tingin niya, maari umanong epekto ito sa ginawang hakbang ng gobyerno dahil bahagi na umano sa mga ginagawang aksyon at estratehiya ng Chinese Coast Guard ay ang pagharang sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ngunit ngayon ay binibigyan na sila ng pagkakataon na makapunta sa Ayungin. Ito umano ang naging pahayag ni Tariela nang tanungin siya kung may mga pagbabago sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard kasunod ng ginawang hakbang ng Philippine Coast Guard na ilantad sa publiko ang kanilang mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela na kamakailan lamang ay nagsagawa ng maritime patrol ang PCG sa West Philippine Sea at habang nagpapatrolya ito sa Ayungin Shoal, nakita ng BRP Malapascua ang isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 5201 na umaaligid umano sa nasabing shoal.
balikan nga mga kabalits natin yung mga ilang mga patungkol ng mga pahayag at tugon dyan na kung saan ito nga yung umano'y talagang pagdideploy ng US military nga ng isang Patriot Missile Defense System nga no, sa pag-asa upang tuluyang maprotektahan na talagang tuluyang hindi nga no, basta-basta makaporma ang anumang tila nga bahakbang ng mga checkwang to, lalong-lalo na sa tinatangkang pagkuha o pagkubkob nito nga pag-asa nga no, na kung saan ito ang isa sa ginangawa nga ngayon ng mga checkwang to, yung patuloy umano nga pakikisawsaw nito nga US no, laban nga sa ginagawang hakbang ng mga checkwang to na hindi naman pinapayagan ng US o ng ating bansa na tuluyang makagawa o makapagbigay hakbang itong mga checkwang to sa bahagi ng ating teritoryo na ninanais din nila nga makuha o makubkob. At patuloy sa patuloy nga na talagang pagnanais din nga maprotektahan ito ng ating bansa. At tuwa nga itong US na ngayon nga ipinapakita lamang yung malakas na prehensya at pagtugon dito. Sa paglalagay nga ng missile defense system na ito, maaari nga talagang hindi basta-basta makagawa ng anumang maling tugon o maling hakbang itong mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. Na patuloy nga sa talagang hindi nga no, pagpayag o pag-aalsa ng mga checkwang to ukol nga sa mga missile defense system na to sa ating bansa. Isa to sa talagang ikinangangawa yung pagbibigay nga ng malakas na pagtugon at talagang mga prehensya na ginagawa ngayon ng US no, para sa ating bansa. At dyan pa nga yung patuloy sa patuloy nga na dapat nang palakasin yung mga kapasidad o talagang ating mga kagamitan nga pwede at pwede nating ipantugon dito nga no, sa West Philippine Sea na nararapat lamang na gawin ng ating bansa yung lahat nga na pwedeng hakbang na tuluyang nga mas talagang makakapagbigay pa ng mas mabisa at mas magandang nga serbisyo upang maprotektahan at matugunan nga yung ating mga soberanya o teritoryo nga no, dito nga no, sa West Philippine Sea. At dyan nga, diyan nga yung at diyan nga yung patuloy na talagang pagbibigay nga rin ng at diyan nga yung patuloy na nagiging aksyon nga nitong US Navy nga no, laban dito sa mga checkwang to at patuloy nga na talagang pinapakita na hindi nga nila pwede nga basta-basta gawan ng aksyon no, yung mga pagharang dito nga no, sa mga warship o sa mga Navy nga nitong US na pinapakita lamang yung handang talagang pakikipagtunggali o handang makipagbuno ano't ano pa mang hamon na tila nga ba no, kakaharapin ng kanilang barko dito nga no, sa West Philippine Sea na pinapakita lamang dito sa mga checkwang to o dito nga no, sa mga Chinese Coast Guard na to na talagang hindi matitinag o hindi nila basta-basta kakayanin magiging hakbang o galaw nga nitong US dito nga no, sa West Philippine Sea na handa silang salingin o handa silang tagasaan o handa silang pakitaan din ng mga ginagawa nilang hakbang dito nga no, sa bahagi ang West Philippine Sea o sa mga teritoryong nais nga kubkubin o kunin nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to na dyan patuloy at patuloy lamang na nais ipabatid nitong US na wala silang sasantuhin sa mga maling hakbang o aksyon nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. At kayo, kailan lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!